Ang mahal ng ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang magkaibang karakter ang ipinapakilala at ipinapakita sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Dalawang magkasalungat na karakter ang ating paghuhugutan ng pagninilay sa araw na ito. Sa unang pagbasa, ipinapakita ang unang karakter at kung paano tinutulan ng mga punong saserdote ang mga apostol na nangangaral tungkol kay Jesus. Ito po ang unang karakter, ang mga punong saserdote, ang mga tumututol sa aral tungkol kay Jesus. Tinututulan nila, pinagbabawalan nila na mangaral tungkol kay Jesus. Ayaw nilang mayroong sumunod. Ayaw nilang mayroong sumampalataya kay Jesus. At sila, yung mga nagpapatay kay Jesus. Kahit sa panahon natin ngayon, mayroong ganitong klase ng mga tao, ang mga tumututol sa aral ng Diyos. Sila yung mga hindi tumatanggap kapag pinapangaralan tungkol sa utos ng Diyos. Sila yung mga nagagalit kapag pinangangaralan tungkol sa pagpatay. Sila yung nagagalit kapag pinagsasabihan tungkol sa pangangalunya o kaya pagnanakaw. Lahat ng tungkol sa sampung utos, kapag ikinagagalit ng isang tao, sila ay nagiging katulad ng mga punong saserdote, mga tumututol sa turo ng Diyos. Kaya nga, para makaiwas tayo sa ganitong klase ng mga tao, mayroon tayong mga pamantayan kung sino ba ang pipiliin, sino ang susuportahan, at sino ang sasamahan. Unahan ko na po, hindi po ito tungkol lamang sa politika. Hindi po. Kahit sa pang-araw-araw nating buhay, ang pipiliin nating tao, ang kakaibiganin natin, ang sasamahan natin ay yung mga taong marunong sumunod at makinig sa Diyos. Tingnan niyo yung paligid. Mayroon tayo mga pamantayang inalabas. Yung mga tarpaulin na yan, nakasulat kung sino dapat ang mga taong ating pinipili. Ito ay tumutukoy sa taong sasamahan natin para tayo ay mapabuti. Hindi lang ito tungkol sa politika. Kahit sa pakikipagkaibigan, kahit sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan, ang pinipili
at sinasamahan natin ay yung marunong makinig, marunong sumunod sa Diyos. Ganito ang gagawin natin para makaiwas sa mga katulad ng punong saserdote, tumututol sa turo ng Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, ipinakilala sa atin si Nicodemo. Si Nicodemo ay dating Pariseo, dating kontra o tumututol kay Jesus, dating hindi naniniwala kay Jesus, pero naging malapit kay Jesus nang mapakinggan niya at pinakinggan niya ang aral ni Jesus. Si Nicodemo ay isang karakter ng isang taong nagbago nang nakinig at sumunod sa aral ni Jesus. Ito yung kasalungat na karakter ng punong saserdote o mga tumututol sa turo ni Jesus. Isang Nicodemong nagbago at sumunod kay Jesus. Nakakatuwa dahil marami na din ang nagiging katulad ni Nicodemo. Yung matapos tumutol sa aral ng Diyos, sila naman ngayon ay nagbabalik loob. Yung mga dating tumaliwas, ngayon kumakampi na din. Sila yung mga dating tumalikod, ngayon lumalapit na ulit. Yung mga minsang nagkamali, ngayon natututo at nagbabago. Sadyang laganap pa din, mga kapatid, ang dalawang karakter na ito kahit sa panahon natin ngayon. Ang mga tumututol sa aral ng Diyos at ang mga naniniwala at nananampalataya sa aral ng Diyos. Dalawa lang naman yan lagi, kontra o bida, kakampi o kaaway, suporta o tutol, mabuti, masama, tama o mali. Kaya naman, sa dalawang magkasalungat na ito, naway maging malinaw. Malinaw lagi sa atin kung ano at sino ang pipiliin, sino at ano ang susuportahan, sino at ano ang paniniwalaan at sasampalatayanan. At para makasiguro, dapat laging hanapin ang aral ng Diyos. Kapag walang tungkol sa Diyos, sigurado magdudulot ng masama sa tao at sigurado magdudulot ng matinding gulo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway, manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga
mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan natin makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawin dugot katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Na dinanas mo sa iyong paghirap at pagkamatay sa krus. Buhay mo dakilang pag-ibig mo.
kahit na ako'y hindi karapat dapat sa'yo. Salamat po, niligtas pa rin ako. Salamat po, minahal pa rin ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagdiligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto mo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Sag ng aming kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, binaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.